What's up mga kakosa? Ito na naman po ang iyong kakosang si Raven Junfer Cuervo, ang iyong kakosang nurse. So mga kakosa, ang topic for today natin is paano po gumamit ng mask and gloves. Lalo na ngayon mga kakosa, marami pong nakikita ang mga gumagamit ng mga gloves saka mask, pero marami din pong nakikita may mali po sa kanilang paggamit. Our content for today and for this vlog mga kakosa, ituturo ko po yung alam nating tama at advice po ng WHO or ang World Health Organization po. Dahil mga kakosa, pumunta po ako sa grocery, sa may mall dito sa amin, and nakita ko po mga kakosa na marami pong mga tao ang gumagamit po ng medical mask, yung face mask po, at gloves. Also may mga gumagamit na rin po ng N95 sa labas po. So mga kakosa, hindi ko nagtatagalin po at yun po ang topic po natin. And also mga kakosa, idadagdag ko rin po sa vlog na ito. So mga kakosa, naalala nyo po, we have campaign po na video TikTok campaign para sa kontra COVID-19 na may hashtag po tayo, kung naalala nyo mga kakosa. Previously, I think it's 1 week ago, na hashtag fight COVID-19PH. So mga kakosa, I randomly pick through electronic pick po yun. Papakita ko po sa vlog na ito kung paano po siya ginawa. We have a top 21 po na names na mga nag-comment sa mga videos na yon na naandito na po. And ang gagawin po natin para sa 4 lucky subscribers na mananalo po ng worth 500 peso each po mga kakosa, is sa 21 names na nandito, unti-unti po natin tatanggalan ng name until we have 4 remaining names na nandito. Yung 4 na remaining names na naiwan dito, sila po ang mananalo ng 4 lucky subscribers na 500 peso each na. Ayun, during our teaching tips, magbabawas po tayo ng mga names na nandito po. 21 po ang nandito, so yung 4 na may iwan, sila po ang mananalo. So ngayon, sisimulan ko na po ang pag-pick ng 2 maililes nating names dito para makuha natin yung 4 na panalo. So, isa-shoutout ko na lang po mga kosa yung hindi po napalad na manalo sa 21 names na nandito. So, unang-una po ay si Nancy Cassandra Vlog. Thank you po, Nancy Cassandra Vlog, for joining po ng ating Lucky Commentator. So, join ulit po kayo next time. Manood po kayo ng videos natin. So, thank you so much. Another one is Lilia Pasad Biluan po. So, thank you for joining and join ulit po kayo para po manalo kayo and may chance po ulit kayo makasama po sa mga lucky picker po natin. So mga kakosa, our teaching for today is about prevention of COVID-19. Dahil sa ngayon mga kakosa, it's all still pandemic po mga kakosa. Madami pa rin po tayong incidents of cases na laganap pa din po sa buong mundo mga kakosa. So now, I'm still insisting po ang mga safety measures po natin, mga precautionary measurements po natin. So, as per WHO po ang aking mga sasabihin po sa inyo. And sana po may spread po natin yung ating awareness campaign and also itong ating mga teaching vlog po para po makatulong po sa inyo and makatulong na rin po sa ating mundo. So, ang simpleng kaalaman po mga kosa ay nakakatulong po para po ma-stop po ang COVID-19 and to implement your responsibilities po, knowing your responsibilities bilang isang citizen o isang mamamayang tao sa isang bansa o bilang isang Pilipino. So mga kosa, ang topic natin for this vlog is about avoid touching tea. Ang tea na ito ay sa men. So avoid touching men tea. Ibig sabihin po mga kosa, sa Tagalog mga kakosa, anong ibig sabihin ng avoid touching men tea? So ano yung tea mga kakosa? Sa tingin nyo, comment down below mga kosa kung ano yung tea na yan. So, antayin ko kayo mag-comment and magbunit muna tayo ng 2 pong itatanggal ulit natin sa ating
listahan ng pwedeng manalo ng ating lucky subscriber winner. So, bawas-bawas! Thank you so much, Richard Goles. Richard Goles, thank you po sa pag-join po ninyo. Sali po ulit kayo. Dave Mark Ricodo. Thank you so much po, Dave Mark Ricodo, for joining this. Lucky commentator subscriber, sali po ulit kayo para po may chance pa rin po kayong manalo next time po. Another one, bawas po tayo hanggang apat na lang po yung maiwan. JR Dumali. JR Dumali, thank you for joining po. Sali po ulit kayo sa mga next lucky commentator po. Magkakaroon na po tayo ng second wave po ng ating campaign. So, abangan nyo po yun and please support them. And put some comments din po para manalo rin po kayo sa mga pa-premium natin. So, let's continue mga kosa. Nailagay nyo na po ba ang inyong hula kung anong tea ang iniiwasan natin i-touch sa men o sa lalaki? Anong tea kaya yun mga kosa? So, mga kosa, tutuloy po natin. Sabi nila, avoid touching men. Men meaning M-E-N. M for mouth. Yung bibig po natin, bibig, M, bibig, mouth. E is eyes, eyes, yung mata, mga kakosa. Avoid natin, wag nating hahawakan, mostly po yung mouth, yung eyes, and N, nose, yung ilong po natin. Dahil, guys, dito po, mga kakosa, pwede tayong ma-infect through this. So, ang T na sinasabi ko, mga kakosa, is this part. So, from eyes down to your mouth. So, pag titignan mo mga kosa, it's letter T po siya. So, avoid po yung T part of your face. Tama po, yun po ang T na aking sinasabi na avoid touching po. So, wag po kayong green-minded mga kosa. Ang gagawin daw po natin mga kosa, kung hindi natin itatouch, kung wag nating itouch si men, so anong gagawin natin? I-follow daw natin ang women. So, yung mga kababaihan, pakinggan daw natin sila. Follow daw natin, i-obey daw natin sila. So, mga kakosa, so by obeying these women's, W-O-M-E-N, ano nga ba po ang W? Ang W, mga kakosa, is wash your hands or do hand hygiene, mga kakosa. So, pag wash ng hands, mga kakosa, kailan ba tayo nag-wash ng hands? Yung ating mga kamay. Kailan ba tayo nagkukugas ng kamay gamit ang soap and water? Or minsan, we can do it sanitizer po. Gumamit tayo, rubbing alcohol or sanitizer po. So mga kosa, kailan ba tayo nagkakaroon ng hand hygiene? So, una is after coughing or sneezing, matapos po umubo or mabahing, please do hand hygiene po. Gamit na rin po ng tissue pag inubo kayo at saka nag-sneeze, and then yung tissue na ginamit natin, throw it or discard it po sa closed bin po, at para hindi na tayo maka-infect po kung meron man virus na tumapo sa inyo. Next is, gawin po natin yun pag tayo po ay magpe-prepare ng food. So, after preparing, before preparing food, during preparing food, and after preparing food po, please do hand hygiene mga kosa. So, and also mga kosa, after po ng toilet use. So, pagkatapos tayo gumamit ng banyo, nag-toilet po tayo, please do hand hygiene po. Also then mga kosa, contacting po ng mga patient or yung suspected po na may COVID-19. Always po practice hand hygiene mga kakosa. At saka mga kosa po, when visibly o nakikita nyong madumi ang inyong mga kamay, do hand hygiene po, hand washing with soap and water preferably. And mga kakosa, before eating po, bago kumain, mag hand hygiene po. So mga kosa, don't forget din po mag hand washing, hand hygiene po after po contacting animals or your animal waste. So next natin mga kosa is sa women natin, W is hand washing. So, washing po. So, yung O natin mga kakosa is obeying social distancing or physical distancing mga kakosa. Ano nga ba ang physical distancing? Ito yung mga kakosa, yung pagkakaroon ng distansya po natin sa ibang tao. Ang distance na kailangan po nating i-maintain is 1 meter away from each other. So, mga kakosa, iwas din tayo sa social gatherings mga kosa, iwas-iwasan po natin. Kung lalabas po tayo, kailangan po natin i-maintain yung 1 meter apart po sa mga tao. Iwasan natin ang pagka-infect po natin sa COVID-19, at lalong-lalo na mga kosa, hindi natin nakikita ang ating kalaban.
ang COVID-19 virus, hindi po natin nakikita by our naked eye. So, kailangan po natin mag-obey sa kung ano po ang precautionary measures na kailangan natin. So, another one, mga kakosa, ay pwede rin natin, mga kakosa, gawin. Stay at home tayo. So, during stay at home, we can use online groceries. Meron po yan. Sa mga ibang bansa, meron po yan. Pwede, optional po yun na pwede sila mag-buy ng mga goods through online. And also, for pharmacy services po, pwede rin pong online po. So, by that way, we can minimize po yung interaction sa ibang tao and minimize po yung spread po ng ating natawag na COVID-19 infection. Yun, mga kosa, ang WNO po natin. So, magbabawas po ulit tayo, mga kosa, ng tatlo po ulit para makaiwan po tayo ng apat na lucky subscriber po natin. So, magbabawas po ulit tayo hanggang may apat. So, ang isang ibabawas natin ay si Miss Erica Vergonio. Next po ay si Miss Alexa Ganda. Thank you po for joining. Sali po ulit kayo. Si Miss Amy Joy Herdile. Shoutout po sa inyo. Sali po ulit kayo next time. And next campaign po. Malapit na po ilabas siya. So, sali po kayo. And this topic po, possible po magbigay po tayo ng lucky subscriber ulit na winner. So, continue na po tayo sa ating topic. So, mga kosa, tapos na tayo sa WO. So, we are coming down na po sa M. So, ano po yung M? So, medyo mahaba-haba po yung M natin. So, ang M natin, mga kosa, is mask use. Yung face mask po natin, mga kosa, paano ba natin siya gamitin, mga kosa? So, ito po yun. I will explain it further po sa inyo. So, mga kosa, ang face mask po natin ay isang disposable po. Meaning po, hindi po siya permanent po na ginagamit. Disposable, tinatapon po siya. So, single use lang po ang mga medical face mask po natin na ginagamit. Pero mga kosa, meron din pong mga ginagamit din pong tinatawag na N95. Ang N95, mga kosa, is ginagamit din po siya. Mas okay siyang gamitin kumpara sa medical face mask and surgical face mask po, mga kosa. Dahil mas less po yung pumapasok na entry po doon. Pero ngunit sudalit, the top what, mga kosa, ang N95 po ay kailangan po may fitting po yan. So, kailangan po matest po kayo for fitting para masabi natin po yung right size or yung proper size para sa inyo is tamang-tama po yung ginagamit yung size. So, even though nagumagamit kayo ng N95 pero yung fitting or yung testing is fail naman po kayo, possible pa rin po kayong mapasukan po ng virus. So, importante po yung fitting po ng mask po sa inyo. So, mga kakosa, sa mga improvised po na face mask na nakikita natin, like yung mga handkerchief po natin, yung panyo na ginagamit na face mask, saka yung cloth face mask po. As per the WHO or as per our judgment, mga kosa, ang virus po kasi natin is droplet. So, hindi natin alam kung this virus is pumapasok po siya through yung ginagawa nilang panyong face mask. It can help a little but it's not 100%. It will protect you from COVID-19. So, yung ating tested po na medical face mask, surgical face mask, N95 po na mga PPEs po na ginagamit natin po ang mas nakakatulong po compared po dun sa mga improvised po natin na face mask and po yung mga cloth face mask po. Ayun po mga kosa, reminder lang po sa inyo yon. So mga kakosa, sa use ng face mask, ano po nga ba ang mga do's and don'ts po natin? So I will start this for the do's, meaning po yung dapat natin gawin. So mga kosa, ang una natin gawin is do hand washing. So hand hygiene po tayo mga kosa before touching a mask. After na hand washing, hand hygiene po natin, kuha na tayo ng ating mask. So I have one here mask mga kosa. This is a medical mask with a earlobe po. So mga kosa, by using this one, una po, check po natin yung mask natin if there is some damage. Kung meron po siyang damage, may mga holes or butas, kasi magiging ano, yun po yung port of entry po ng infection kung may butas po siya, may damage, kung basa, or meron pong mga tear, o yung hiwa or something punip. So, after mo na check po, is to find the top side. So, makikita nyo mga kosa, nandito yung metal. May metal po dito sa loob, mga kosa. Yun po yung top side po ng ating medical face mask. So, yun. So, number 4 po natin mga kosa is yung colored part ng face mask. We have white, we have blue. So, mga kakosa,
yung blue side po ang nasa labas. Ganyan po siya mga kakosa. Madami pa akong nakikita sa labas po na mga kakosa, ang white side is nasa loob. I mean, ang white side po ay ginagamit nila mga kakosa nasa labas. Ganyan po siya guys. So, baliktad po mga kakosa. As of the moment, as WHO po na-advise po, ang blue side po, and infection control, blue side daw po ang pinaka dapat nasa harap. Yung colored side po, which is yung blue. Meron kasing ibang kulay, may green, may pink. So, yung colors na yun, white po ang nasa loob mga kosa. Tandaan nyo po yan. So, next po natin mga kosa is place here. So, nandito na mga kosa yung, nandito yung metal stiff natin. So, place siya. Fix nyo po siya. So, kailangan po wala pong spaces po dahil yun yung magiging entry po ng infection natin, yung mga virus natin, bacterias, kung meron pong exposed. So, stiff natin siya dito dahil may metal siya dito para yung nose natin mga kosa po, ma-fix po, ma-fit po natin. So, i-fit po natin siya. So, ayan mga kosa, tama na po yung fitting natin. And then, I think there is sizes din po sa mga to mga kakosa. So, you can check po yung mga sizes. So, mga kakosa po, adjust po natin. Kung may mga gaps po, i-adjust natin. Para maging secure po lahat ng sides po ng ating face mask. So, while wearing po ang face mask, guys, mga kakosa, avoid pong i-touch yung mask dahil if ever man nagkaroon kayong encounters of exposure ng ating COVID-19 virus or bacteria na ibang mga sakit pa, pag tinatch na rin dito kasi dito na-filter po mga substance po dito po sa face mask natin. Don't touch po yung mask itself dito sa harap kasi mas ma-infect po. And then sa discarding mga kosa po, kailangan po natin siyang tanggalin from here, away po sa katawan, away po sa ating katawan. Lagyan nyo ng distance po. So like this. So, avoid touching po itong part na ito sa harapan, mga kakosa. And then, discard it nicely po. Discard nyo po sa closed bin container po. And then, yung closed talaga siya, mga kakosa. Kasi kung infected po yung mask na yun, pwede po makahawa po or kumalat po yung infection. So, kailangan po sarado po talaga siya. Closed bin po siya. So, discard it correctly. Be responsible po, mga kakosa. Madami po tayo nakikita mga face mask na nagkalat sa kalye, sa mga daan. Yung mga gumamit po, sana po makonsensya kayo. Kailangan nyo maging responsible citizen po. Kung anong ginamit nyo, i-dispose nyo po ng tama. Pati na rin po yung gloves, mga kakosa. So, be responsible person po. Pare-pares lang po tayong pinoprotektahan ng ating mga sarili. So, just have a care to yourself and care to others po. This is a help for the whole world po, hindi lang po sa inyo. So mga kakosa, after nyo po na discard o na itapon po ng tama ang ating face mask na nagamit, kailangan ulit po natin mag-perform po ng hand washing, soap and water, hand sanitizer, or alcohol rubbing po. So dadako na tayo sa mga don'ts, yung hindi po natin dapat gawin mga kakosa.